Isang malaking karangalan sa lalawigan ang magkaroon ng Nova Ecijanos na kasama sa Team Pilipinas na kasalukuyang lumalaban sa World Archery Indoor Tournament na kung saan nilahukan ito ng 84 na bansa sa buong mundo. Kasalukuyan po tayo ngayon nagsasagawa ng World Archery Indoor Series ng pinakamalaking series ng World Archery Tournament sa buong mundo. So 84 countries po na naglalaban. At isa po ang 12 estudyante ng Caresa Archery Training School at na nagrepresent sa Nova Ecijano. So Team Pilipinas po ang dala ng ating mga manlalaro. So pumasa sila from Leg 1. So pumasa sila sa Leg 1 hanggang Leg 2 at sana umaasa kami na makapasok kami ng Leg 3. As of now, sa pinapakita naman ng player natin, kaya naman siguro natin na makapasok sa Leg 4 up to finals. So hopefully kami, kaya puspusan ang training ng ating mga estudyante araw-araw. Ang mga pambato ng Pilipinas na kumakatawan sa lalawigan ay mula sa Caresa Archery na nag-iisang training school sa Nueva Ecija na accredited ng World Archery Philippines. Dagpa ni Binibining Jessa Hameralin ng Caresa Archery sa bayan ng Talavera, mahirap at hindi biro ang training na kanilang binibigay sa mga pambato ng Team Pilipinas mula sa Nueva Ecija na kasali sa kategoryang barebow, recurve men at recurve women 3 ng archery. Actually, gumigising sila ng 8 a.m. in the morning. Tapos almost sa form shooting namin, umaabot kami ng 4 hours a day. Plus yung shooting namin, umaabot kami ng 8 p.m. Actually, nag-start kami ng second week ng November nung leg 1 pa lang. Nag-thank you kami dahil actually nagbigay sila na dun dapat kami mag doon sa Coliseum. The problem is hindi namin kakayanin dahil yung training ng bata daily hindi na talaga namin. So nagsapapasalamat po ako at kung makakapag-donate po kayo ng mga araw panglaro lang, yun lang naman po, wala naman po kaming ibang request. Nagbahagi din ng kanilang karanasan sa pagsali sa sports na archery ang ilan sa mga kabataang kalahok sa World Archery Indoor Tournament. Yung archery po kasi pwede rin po maging stress reliever and masaya rin po siya kahit ganun po ano, basta po ano, masaya pong nakakapunta sa yellow and ganun po. Tapos nakapag-focus po talaga ng ano, and nakakaano rin po ng mental yun po natin, nakakapag-improve po. Tulong po sa amin dahil na relieve din po yung mga social anxiety po namin ganun, and yung stress, ginagawa nga din po namin siyang stress reliever and mas nagiging focus po. Ibinahagi naman ng mga magulang ng mga kalahok sa nasabing kompetisyon ang kanilang karanasan bilang number one fan and supporter ng kanilang anak. Hindi naman po siguro sa gamit na kukuha yung talent o yung ability ng isang athlete. Kumbaga nasa bata. So, wag silang mag-hesitate kung talagang yung bata naging mahilig doon sa pag-archery. So, kailangan lang natin po talagang suportahan. Kung sa gastos at gastos naman po, magastos kung sa magastos. So, pero ang magulang naman po, pagka suportado ang anak, ginagawa naman lahat. May time na pumunta sa training, nakakapunta kami, so lagi naming chine-check. Tapos pag gabi, mumonitor mo yung pagtulog kasi obligado kompleto ang tulog. So nandun na yung support na kailangan, may masakit sa katawan, kailangan mong masahihin. So nagkaroon din ng bonding at saka medyo mas naging close. Na kahit na minsan syempre medyo pressure din ng parents. So ang hirap din kontrolin minsan na pati kami nape-pressure kapag nape-pressure sila. So anong ang gagawin lang namin kunyari? Okay lang 'yan, cool ka lang, pero mas hindi kami talaga totoong cool, parang kami nga talaga yung ninenervous. Pero pag sila naman masaya, mas doble yung saya namin kasi para sa kanila. Iniimbitahan ni Binibining Jessa Hameralin ang mga interesado na subukan ang sports na archery at ma-experience ang kakaibang karanasan at matuto ng iba pang diskarte sa larong archery. Individual to eh.
So ang kalaban mo dito, yung pressure mo sa sarili mo, yung naririnig mo sa environment. So kailangan yung matinding concentration. So hindi mo kailangan na i-distract yung sarili mo para makakuha ka ng mas mataas na score. Or kailangan mo makakuha ng mataas na score para pumasok ka dun sa next leg. Pagpupursige, nasa sarili mo. At the same time, yung suporta ng parents, yun yung magpupursige talaga na para magtuloy. Ang World Archery Indoor Tournament ang kompetisyon na nagbibigay ng pagkakataon sa lahat ng mga nahihilig sa sports na archery sa buong mundo na makasali at ipresenta ang iba't ibang bansa. Gusto po mag-archery at makalaro po na nire-represent po ang Pilipinas, pwede po kayo mag-contact sa Caresa Archery Training School Facebook at Caresa Archery Training School Facebook page. O, so open po kami from mula sa 7 years old to 56 years old hanggang sa kaya mo, wala pong problema. At ngayon po talaga nangangailangan kami ng mga bear bower, yung mga walang sight sa babae at saka po sa kids, dahil meron po tayong laban for Olympics. So po pwede po natin sila ilaban for... Para sa Balitang Nueva Ecija, Gian Hernalahom nag-ulat para sa DWN Teleradyo, ang inyong kakampi.